Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po alamin natin alin ang dapat gamitin sa English, to or for. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Kapag po tayo nagbibigay ng motibo o rason sa ating mensahe, maaari po tayong gumamit ng alinman sa to o for. Diyan po nagkakaparehas ang paggamit ng to o for sa pagbibigay ng motibo o rason. Ang malaking tanong po dyan, kailan dapat natin gamitin ang to at kailan dapat natin gamitin ang for? Okay po. Gagamitin po natin ang to kung ang gusto po nating isunod na salita ay isang action na salita o sa English grammar ay tinatawag na verb. Halimbawa, help, tulungan. Ang tulungan ay isang action na salita dahil ang salitang tulong ay nagbibigay ng ideya na ikaw ay gumagawa ng action para makatulong. Okay? Kaya yung tulungan ay isang verb. Okay? So, yun lang po ang tatandaan nyo at hindi po kayo maliligaw. Okay? Bali po ang to at saka for sa Tagalog po ay para. Okay? So, pag gusto nyong gamitin ay to, dapat ang isusunod nyo sa para ay action na salita. Halimbawa, pumunta ako dito. I came here. Ako, yung I. Yung pumunta, came. Yung dito, here. Okay? Ngayon, anong rason mo bakit ka pumunta dito? Sasagutin natin yan sa tulong ng ating to o para plus action na salita. Para tulungan. Yun ang ating rason. Para tulungan ka. Okay? So, kung mapapansin nyo, dahil action ang ating ginamit, pagkatapos ng salitang para, dapat ang gagamitin natin para sa salitang para ay to. Kaya yun, to help. Okay? Tapos yung ka dyan, yan yung you. Okay? I came here to help you. Pumunta ako dito para tulungan ka. Okay? Dito naman po sa for, maaari po natin gamitin ang for kung ang gusto nating isunod ay pangalan. Okay, maaaring pangalan pangkalahatan katulad ng tao, bagay, hayop, lugar at iba pa. O kaya pangalang partikular, maaari rin yung mismong pangalan ng tao, Juan, o yung mismong pangalan ng hayop, Patras. Pwede po 'yon. Ang tawag po sa kanila pag gumagamit tayo ng pangalan na salita, noun. O kaya maaari din po tayong hindi gumamit ng pangalan, ituturo lang natin yung tao o yung bagay na 'yon. At ang tawag po doon sa mga salitang tagaturo ng tao o bagay o pwede mo ring ituro yung hayop ay pronoun. Katulad ng ikaw, siya, ito, iyon, kami. Yun po yung mga pronoun. So, alin man po dito sa noun o pronoun ang maaari nating isunod para sa salitang para. Kung ang gusto mong gamitin ay for. Okay? Halimbawa po ng noun na may kasamang para. Okay? For Panday. Para kay Panday. Okay? Bali yung for natin sa Tagalog ay magiging para kay kung ang isusunod natin ay pangalan. Okay? Pangalan ng tao. Okay? Pero kung ang gagamitin mo naman ay pangalan na pangkalahatan katulad ng salitang tao, edi para sa tao, hindi para kay tao. Mali naman po 'yun, 'di ba? So makikitanda na po. So kung ang gagamitin mo naman ay hindi noun na particular kundi tagaturo lang doon sa tao, katulad nito, him, ang gagamitin natin ay para sa. Okay? Para sa itong para sa katumbas ng for. Okay? Kaya for him, para sa kanya. Okay? Ito po yung ating halimbawa. Kami ay nagdiriwang para kay Panday.
we celebrate for Panday. Ang rason natin kaya tayo nagdiriwang ay para kay Panday. Okay? Pwede natin palitan itong para kay Panday ng iba. Para sa kanya. Ito. Kami ay nagdiriwang para sa kanya. We celebrate for him. Pwede rin. So, yun po ang pagkakaiba ng to at for. Okay? Paggagamitin natin sa pagbibigay ng motibo o rason sa ating mensahe sa Tagalog man o English. Okay po? So guys, maraming salamat po sa mga nanood, lalo-lalo na sa mga tumapos ng ating video. And thank you very much po sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, at nagko-comment sa ating channel. And hi nga pala po kay Sir Hot Papi at kay Ma'am Helen Tan. Sana maayos po kayo lahat dyan. Thank you very much po muli and sana marami po kayo natutunan. Good day po muli sa inyong lahat.